sa magandang umaga po sa inyo lahat. Muli ang aking salamat na ako ay magbahagi ng isang paksa na kung saan naman po araw na ito ay daan ko para sa mga kababaihan. Noong nakaraan pong mensahe na pinagdalog ko sa inyo noong nakaraan po pinalaki ko yung pagdalog ko sa mga aging process o aging po. The grace, aging gracefully in the presence of our Lord. At ngayon naman po ay nais kong i-share sa inyo ang isang paksa na nauukol sa kalagayan po ng mga kababaihan sa aming assembly. At sa mga susunod naman po ay nais kong ibahagi ang nauukol naman sa mga kabataan. Sana ay magbigyan pa tayo ng maraming pagkakataon po para talakayin ang ilang-ilang mga paksa na nauukol po sa ikalalakas ng bawat isa sa atin. Napili ko po itong paksa na ito dahil ang mga nakaraang linggo ay bahagi ako ng isang group chat ng ating mga mangaral dito sa ating UNSS. So, isa po sa ating brother ay nagtanong at mukhang may nakausap siya na isang ilang mga tao na kahit saan ay nagtatanong kung ang mga kababaihan ba ay dapat manguna o magsalita sa harapan ng isang politiko o ng isang mga kongregasyon or assembly na itatawag. Nakita ko sa usapan ng ating mga kapatira na kung saan ay nasagot naman po nila sa tulong din ng ating ilang mga pangangaral ay nakapagbigay ng ating kalinawan, pinawagan doon sa kanilang mga inaano. Di ba man po ay samahan ko rin ako upang kahit papaano ay magkaroon tayo ng konting kaliwanagan pa rin kung ano ang talagang kalagayan ng ating kababaihan. Ano ang kanilang harapatan? Ano ang kanilang limitasyon? Sila ba ay may kapareho halagayan tulad ng mga kalalapinan sa loob ng assembly? Sa ngayon, maaaring nauobserbahan natin na kung saan ay maraming organisasyon, na kung saan ay marami na rin babae po ang tumatayo sa halapan ng kultura. Nangunguna sa mga kongregasyon, nagsasalita sa harapan ng marami. Sila po ba ay nabibigyan ng mga kapahintulutan ng ating Panginoon? Ang kanila po bang pagganap sa loob ng Iglesyang Lord o sa organisasyon kanilang kinabibilangan? Ito po ba ay naaayon sa pinag-uutos at sa nais at layunin ng ating Panginoon? Kung kaya sa araw na ito po ay nais kong pamagatan the biblical role of woman in the assembly, na kung saan ang tatalakayan po natin ay nauukol lamang dito sa banal na kasulatan. Sa ating New Testament po, o sa ating bagong kipan, ay mga kababaihan din po tayong manggagawa na kung saan ay pinikilala ng ating pananakasulatan. Isa na po rito si Priscilla at si Titi. Si Priscilla po ay isa sa mga co-worker ng ating ni Paul. Sumasama po siya kay Paul sa mga gawain, naglilingkod. Bahagi po siya sa mga mission o palatuntunan na kung saan ay kasama na naglalakbay sa paglilingkod. Nag-evangelism or nag-share ng kanyang kaalaman tungkol sa Panginoon. Habang si Phoebe naman po ay isang servant ng St. Ray Charles na kung saan ay makikita sa Roma 16:1.
they are all in a feminine gender. Ibig po sabihin, sila ay nasa kasaliang pangbabae. Ngunit gumaganap sa loob ng assembly. They minister the seat and labor to promote and spread the Christianity.